apat yun. Ganun lang kabilis. Apat yung kailangan. Ito ang tatandaan nyo guys, para makuha nyo yung rev matching, it's all about timing. Yun ang magdadala dyan, yung timing. Gaya nito, you know. How is it going guys? Kumusta kayong lahat? Anyong haseyo sa mga nanonood sa Korea. Anyong haseyo. Panggap sum nito. Chalji ni sayo. So in today's vlog, pag-usapan naman natin kung paano ba ang rev matching. You know, speaking. So ano ba ang rev matching? Ito yung, ayan na, nandun na sa term na yon, sa word na yon. Rev matching, i-match natin yung rev or yung RPM. Depende sa spin ng gulong. Depende dun sa binibigay na speed ng pinaka motor. Gaya nyan. Ayun. Ang rev matching natin is pataas, pero ang pag-aaralan natin ngayon or yung pag-uusapan natin ngayon, yung rev matching pababa, yung downshift. So bakit ba kailangan pa ng rev matching na yan? Well, una sa lahat, disclaimer lang ah, hindi ito pang beginner rider. Sorry guys, sorry to say that, pero kung baguhan ka palang nagmumotor, baguhan ka palang gumagamit ng may clutch, wag na wag mong gagamitin muna to, or wag mo muna itong gagawin. Magsanay ka muna ng maigi or mag-aral ka muna ng maigi. Pag-practisan mo muna ng mabuti ang motor mo, kabisaduhin mo, aralin mo muna yan. So kapag gamay mo na yan, tsaka mo gawin itong vlog natin ngayon or yung content natin ngayon, which is yun nga, the rev matching. So bakit nga ba kailangan pa natin gawin yung rev matching? Well, ginagamit ito ng mga, hindi lahat sa tingin ko, yung mga sabihin na nating skilled na sa motor, yung mga talagang malawak na yung kaalaman nila, yung experience nila sa pagmumotor. Honestly, kailan ko nga lang to na medyo nakukuha or ginagawa, mga ilang days pa lang. So medyo pasadahan muna natin bakit kailangan mag rev matching. Pag-usapan muna natin. Kasi guys, ganito yan. Medyo salubungan na lang tayo, no? Hindi ako magaling mag-explain. Kumbaga, ibibigay ko lang yung pinaka nalalaman ko para magets nyo. So gaya nitong dala natin, manual, syempre may clutch. So ang mga manual na motor, merong hanggang 4th gear, merong hanggang 5th gear. So ang gear natin, first gear, sabihin na natin ang top speed ng first gear is around 50 km per hour. Sabihin na natin ganun, yun yung top speed ng first gear. Tumatakbo ng 50. Tapos ang RPM niya is sabihin na natin 8,000. 8,000 yung pinaka rev niya, yung red line or top speed, or sabihin na natin yung pinaka sagad ng silinyador is 8,000. So first gear yon. Kapag nag second gear ka, yung RPM mo na 8,000, bababa yan ng sabihin na natin 5,000. So pagka nag-revolution ulit yan, papuntang 8,000, meaning hihingi ulit siya ng gear or magte-third gear ka na nun, magsiship ka na. So bababa ulit yung RPM niya.
So ganun lang yun, so on and so forth. So meaning, habang mababa yung gear natin o nasa low gear tayo, mataas yung RPM. Habang tumataas yung gear natin, bumababa yung RPM. So babalik na rin naman natin. So doon napapasok yung rev matching. Actually pag ano yan eh, yung sinasabi kong rev matching is yung magda downshift. So let's say nananakbo tayo ng yun o, nag rev match na ako nun. So para mas maintindihan nyo guys, teka, kita tayo sa bandang kanan para hindi masyadong mabilis. So let's say yan, nasa 4th gear ako. Let's say nananakbo tayo ng 60. Or 80. So nasa 5th gear na ako. Bumaba yung RPM, tumaas yung gear natin, bumaba yung RPM. So ang pag-aaralan natin ngayon, gaya nyan, you know, nasa 4th gear na ako. From 5th gear naging 4th gear, pero smooth siya. Alam ko hindi nyo na, hindi nyo naramdaman yun or hindi nyo masyadong napansin. So ulitin natin, ganito yung sinasabi kong rev match. So 5th gear tayo, bibilis. 6th gear. So ngayon magbabawas tayo. Ayan o, yun o, diba? From 6, naging 5, ngayon 4th gear na. So anayin muna natin dito, try natin. So magda-downshift ako ng rev matching. Yun o. So bakit natin to kailangan pag-aralan? Kasi ano siya guys, nagiging smooth yung pagpapalit natin ng gear. Hindi yung kapag hindi tayo nag-rev match, alam mo yun, yung parang may sub-sub ng konti. Ayan, magre-rev match ulit tayo dito. From 5th, ayan o, 4th na. Yun o, 3rd na. Diba? Uy! Pira yung side mirror ko. Paano ba? Malalaglag. Guys, gagawin ulit natin rev matching from 6th gear, 5th gear, 4th gear, 3rd gear. Kaso yung salamin yung nalalaglag talaga. Ba yan? Mamaya, aayusin kita. Nawawala tuloy ako sa sinasabi ko pag bihira sa side mirror to. Sabi kong rev matching. Yung
lang, i-match mo yung RPM depende dun sa takbo ng motor or dun sa ikot ng gulong. You know? Kaso bad trip yung salamin ko eh. Makisama ka naman. So again guys, hindi ito para sa beginner. Para na to sa mga average na rider, lalong lalo na yung mga gumagamit ng may clutch. Para sa inyo ang video na to guys, pwede nyo pagpraktisan, you know. Kaya natin ginagawa to guys kasi iba kasi yung hindi ka magre-rev match kagaya niyan. Pagka nagbawas ka, yun oh. May sub-sub eh. Mararamdaman mo yun, may gumaganon. Pero kapag nagre-rev matching ka, smooth. After niya, tsaka siya mag engine brake na dahan-dahan din. Tsaka ang sarap sa tenga. Sarap niyang ulit-ulitin. Tsaka syempre pag meron ka mga kasamahan na nagmumotor na hindi familiar dun sa rev matching, malamang na tatanungin ka rin nila, oh, paano yung ginagawa mo na yan? Ang galing ah. Ang sarap sa tenga, nagbabawas, pero ang ganda nung tunog nung ano, nung rev niya. Mag-ride rev match. So ang tanong, paano ginagawa ang rev matching or yung rev match? Apat yung step na yon guys sa pamamagitan lang ng mabilisang, parang ganun lang kabilis. Babaliktarin mo lang. So number one is clutch, then downshift, blip, then release yung clutch. Apat yun. Ganun lang kabilis. Ito ang tatandaan nyo guys, para makuha nyo yung rev matching, it's all about timing. Yun ang magdadala dyan, yung timing. Gaya nito. Yun o. Isa pa. Yun. Pero parang tatlo lang din. Pag inunom mo yung clutch, di ba number one, clutch. Number two, downshift. Number three, ibiblip mo lang siya. Ganun o. Ganun lang. Tapos release yung clutch. So ayun, number 1 clutch, number 2 downshift, number 3 blip, number 4 clutch ulit, release. Ganun lang kabilis. Syempre magagawa mo yan kapag medyo mabilis yung takbo mo. Pag
tumatakbo ka lang ng mga 50, 60, magagawa mo yon, pero hindi siya ganun ka taganda yung tunog. You know? Hindi siya ganun. Welcome to San Fernando, Pampanga. So gagawin ulit natin to dito. Sana nakikita nyo guys yung kamay ko. 3. Third gear. Second gear. Sobra. Kaya hindi maganda pag mabagal, eh. Maganda pag mabilis. Smooth siya. Sa una, medyo mahirap yung rev matching, guys. Pero pagkabisado mo na yung motor mo, medyo makukuha mo rin. Timing lang. Timing is the key. It's all about timing, yung rev matching. Pero mula nung natuto ako noon, sarap eh. Sarap gawin. Maano siya, basta masaya. Masaya siya. Masarap sa tenga. Yun nga lang, ayon sa nabasa ko, medyo lalakas ka ng konti sa gas. Kasi syempre, panay ang bomba mo eh. Pero konti lang naman. Konti lang. Saglit lang, meron lang akong bibilin dito, guys. Babalik ulit ako mamayang konti. Ay nako, medyo ginabi na tayo. Bugmuran na na, sir. Ha? Ay, bugmuran. Tagalog po ako, sir. Parang uulan. Ah, parang uulan. Oo nga, ang laki ng dilim. Sige, una na ako. Una na ako, sir. Baka abutan nga ako ng ulan, no? Hindi, hindi tayo aabutan yan. Saglit lang naman eh, nasa bahay na tayo. Wala namang 30 minutes ang biyahe. Medyo malayo pa yan. So shoutout sa mga tropa natin na nandito sa na taga dito sa San Fernando, Pampanga. So mamaya itatry ulit natin yung mga rev matching. Rev matching. Sarap. Ibo. Ate, bilisan mo, baka biglang mag-go. Basahin mo para di na ako dumukot. Ay. Tagal. Yo. Kulang lang pala sa sigaw. Rev matching. You know. Smooth, baby. Rev matching ulit. You know. Sarap. So again, guys, sa pagre-rev match, apat na steps, pwedeng tatlo. Clutch, yun yung number 1. Number 2, downshift. Number 3, blip. Number 4, clutch release. Ayan. And sana nakatulong ang video na to sa inyo, guys. So hanggang sa susunod na video ulit, kita-kits.
God willing. So nga pala ulit si Nads, and palagi nating sinasabi, laging tatandaan, prayer is the best gear. Nads on 2 weeks.